Ang katanungan naman na ito ay galing kay Sherry. Ang tanong niya po ay tungkol sa may karapatan ba siya bilang nanay sa kanyang anak kahit hindi siya kasal sa kanyang ama. 5 taon silang nagsama bilang live-in partner tapos naghiwalay din. Ang katanungan ito ay mayroong kasagutan ang Supreme Court. Sa kasong Joey D. Briones versus Maricel P. Miguel sa GR number 156343 noong October 18, 2004 na isinulat ni retired Chief Justice Artemio V. Panganiban na noon ay Associate Justice pa siya, kung saan pinagpasyahan niya ang mga sumusunod. So, malinaw dyan sa Supreme Court decision ni Chief Justice Artemio Panganiban, ayon sa nasabing kaso, ang anak na ipinanganak sa labas ng balidong kasal ay itinuturing na illegitimate o no, non-marital child. Alinsunod sa batas, ang nasabing anak ay nasa ilalim ng sole parental authority ng kanyang ina. So, nasa solong parental authority lang siya sa kanyang ina. Sa paggamit ng nasabing otoridad, siya ay may karapatang panatilihin ang bata sa kanyang custody, hindi alisin ng korte sa kanya ang karapatan ng kustudiya ng kanyang anak. Kung walang mang anumang mahalaga o balidong dahilan na magpapakita na siya ay hindi karapat-dapat na patuloy pang pangalagaan kanyang anak. Sa makatuwid, dahil hindi kayo kasal ng dati mong live-in partner at bilang ina, ikaw ay may sole parental authority o karapatan sa kustodiya ng iyong anak. Hindi alintana kung kinikilala siya ng kanyang ama o hindi bilang anak. So malinaw po yan sa decision na ginawa ni Chief Justice Artemio Panganiban sa GR number 156343, Joey D. Briones versus Maricel P. Miguel noong October 18, 2004. So ikaw po ang may sole na parental authority kasi ikaw ang nanay. Unless na may mga question o may mga nagagawa kang hindi na ayon para sa kapakanan ng iyong anak, pwede pong mawala ang iyong parental authority at mapunta sa kanyang ama. Ayun po ang kasagutan.